inulit mo hanggang kailan? Hanggang kailan, kasi yes. Kasi yung question, ba't nandito ka na? Yan. Hanggang kailan? Hanggang kailan, dito po kasi sa pelikula, matatanong po natin ang mga sarili natin kung hanggang kailan nga ba tayo makapit sa isang pagmamahal na mako-consider ng karamihan na mali. Matatanong natin ang mga sarili natin, tama nga ba itong ginagawa ko? Hanggang kailan ako magsasakripisyo para sa taong mahal ko? Sana po nasagot ko yung tanong niyo. Tapos, ang iskwento nito, you went to Japan to pray. Yes po. Why did you have to go there, man? Hindi na lang madali yan. Hindi po sinasadya na magpunta sila ng Japan para doon sila mag-pray. Doon sila inapunta. Ang sitwasyon, kagaya po sinasabi ko nila, ang sitwasyon na hanggang kailan ba itutuloy yung relasyon nila or pwede pa ba or hindi na. And yung dalawa, how was it working with each other? Kay Adoluwi mo na. How was it working with this Sian? Wow! Si Sian yung sobrang refreshing niya katrabaho. Kasi first time ko rin siya maku-work dito. Diba? Yes. First time. And biglaan lang din tong project na napasahin. So, yun, wala kami masyadong time to get to know each other than the four-hour na trip. Papuntang Japan. So, doon na kami nag-usap na parang ang dami na napuntahan ng pinag-uusapan namin. And siya super gentleman. Inalalayan niya ako sa mga eksena sa Japan. And also, sobrang collaborative din niya na as an artist. As an actor dito sa pelikula, kasi hindi lang siya yung parang, oh, sige, ganun, okay po. Meron siya mga inputs. So, he's very refreshing and very nice to work with. And so, yung nabanggit po ni Luis kanina na very short amount of time lang talaga yung meron kami para makilala yung isa't isa. Kasi, sobrang bilis na po kasi may hinahabol po kaming event na kinakailangan sa story. So, kinakailangan na mag-shoot na kaagad. And, what I found out kay Luis is, parang at first, nakakahiya lang dito eh. Kasi parang, nakakahiya talaga eh. Paano ba? hindi siya masyado nagsasalita nung umpisa. Pero as I got to know her, and as everyone got to know her, sobrang kalog pala ni Luis. She's sobrang open lang sa lahat. Sobrang open sa, and nagbibigay din siya katulad nung with the free binigyan kami ng freedom ni Direk Bona to explore po dun sa character namin, which is nakakatuwa. So kaya so masasabi ko na sobrang labig itong film na to sa puso ko dahil yun yung hindi lang siya basta gawin mo to, di ba? Direk, considering na sinabi namin na hindi sila masyadong magkakilala, paano na-develop yung kanilang rapport? Kasi po, every project na ginagawa ko, lagi ko sinasabi sa mga cast na ang 50% nasa akin, pero yung the other 50%, paano nyo pupuntay yung character nyo? Nasa sa inyo yun, paano nyo? So maraming kwentuhan, maraming usapan na sa may kiling panahon na ginawa na dito, na hindi namin sinayang na para maipaliwanag na, may pinawanag kung mabuti sa kanila. Kung ano yung sinasabi ko ngayon. At magdagdag ko na itong pelikulan to, masasabi natin na yung dalawang artista natin eh, nasa next level na sila. Na pagiging artista nila. Luisa na yung tayo nasa. May girlfriend. Ay, may boyfriend yan na. Yes. Hindi ko nagtatanong. Opo, meron po. Thank you, ha. Ano yung event na dapat na pabutag ni John para makisama doon sa movie? So, Saga Japan po kami nagpunta and sa Saga Balloon Festival po yun. Ay, yung Balloon Festival. Yes. So, may permit kayo to cover the event. So, it's legal lahat. So, yung ano naman yung main conflict doon sa story ng love affair ninyo? Anong naging main conflict? Thank you.
yung we still stick dun sa tema na in a relationship, dadating ka sa point na itatanong ko kung tama ba itong ginagawa. Tama ba itong ginagawa natin? Kung hanggang dadating sa point, pinakita ni Kat and Donnie dito, na dumating sila sa point na kailangan ko ba natin ito ituloy? Kaya pa ba natin? Hanggang kailan pa ba natin kaya mahalin ang isa't isa? So, I mean, what triggered that question? Have you been in a relationship that long for you to realize na itutuloy pa ba ito o hindi? What triggered that? Sa... Ano ba yung characters nyo? Paki-explain nyo sa amin para we have a background about your characters and how come you get to that point of realization asking yourself whether you're still going to resume the relationship or not? Yung story po is what may be the last 4 days of the relationship of Kat and Donnie. Si Donnie po dito, I think, masasabi ko na he represents yung mga kalalakihan na nagmahal at nawala sa landas. nawala siya sa landas ng pagmamahal. Sa trailer po namin, pinakita po namin sa trailer namin na nahuli siya ni Kat, na may kausap sa telepono at biglang nagsabi na I love you. So, dun pa lang nagkaalaman na. So, dito po sa story nito, makikita natin kung paano yung mga choices na gagawin ni Donnie dito. So, isa si Donnie po, isa dito ang kasalanan lang naman yun, nagmahal po siya. So, ikaw naman, anong pangalan ng character mo, Lubin? Kat. Kat po yung character ko. Si Kat ay isang free-spirited na tao. Masayahin siya. I think yun yung isa sa mga nagpa-angkla ng attraction niya kay Kat from Donnie. And si Kat yung... Actually, nahangaan ko siya sa lahat ng naging struggle niya. And kung paano niya mahalin si Donnie. At kung paano siya dumating sa point na hindi na niya kaya kasi parang na-sacrification niya yung sarili niya. Kaya siguro masasabi ko na yun yung turning point ni Kat na tama na. Can I just add na si Kat represents all the women na martir mo. martir po sila ang mahal. Yun nga, ang question ko, si Kat, she's at the crossroads on whether to go on with the relationship or not. So, sa'yo yung main conflict ng movie? It's actually for the both po. Kasi ito yung nabuko mo yung may kausap siya eh, di ba? Opo. So, actually po, marami pong i-unfold na ang dami pa pong branch ng relationship kasi ni Kat and ni Donnie. Isa lang po yun sa mga conflict ng relationship nila. And it's not just about kung anong nararamdaman ni Kat, but also Donnie's emotion. Kasi it's their journey that yun yung fino-focus natin dito sa movie. And ito, Mario, gusto ko lang po i-add na pagpapanawalin po ito ng lahat, expect a dialogue-heavy film na doon po nila talaga, I mean, they're gonna see emotions, unti-unting nabubuksan yung mga emotions, and aabangan po nila dito kung paano nga ba nila i-deal yung mga circumstances na nangyayari sa kanila. So, that's one thing po to expect sa pelikula. So, hindi siya rom-com, it's a romantic drama, more of drama. Yes. Okay. Good luck sa inyo. Sana ay you can find the audience that deserves your movie. Thank you. Complicated relationships since yung characters in Donnie and Kat are obviously conflicted people in a complicated relationship. Kayo bang dalawa, have you had your fair share of complicated relationships? And how did you survive it? Personally po ako, napag-aaral ko siya. Ano ba ito? Pero kasi hindi mo, para I'm speaking po sa lahat na merong complicated na situation, na relationship. Kasi hindi mo masisisi yung tao or hindi mo ma-judge or hindi mo malalaman yung tunay na nararamdaman niya. Kasi ako, during that time, I thought it was worth it. I thought meron siyang pupuntahan. Pero at the same time, parang ako nagsisubdeteriorate na wala na pala talaga siyang pupuntahan and self-destruction na talaga yung ending niya.
So, sa akin po, hindi, depende rin po kasi yun eh. Paano siya nag-survive, Luis? One day, na-realize ko na, parang kahit gaano katanga ng isang tao sa isang pag-ibig, may isang araw natatanino din siya. So, I think na na-realize ko po yun. Mga siguro 70% na ako ng self-destruction. So, yun po, na-realize ko na lang one day na hindi ko na kaya, na I know there's much better person for me out there somewhere. Wishing for me. Yun po. Shia, have you had your fair share of complicated relationship? And paano mo siya na-survive? Hindi dapat umaabot sa complicated relationship eh. Hindi mo mapasisigil na complicated. Yun, pero I didn't have my share of a complicated relationship. Siguro pag nagiging complicated, sasaktan na lang nila yung puso ko tapos aalis sila. Yun po ang mangyayari. Pero, no, it shouldn't get to the point na komplikado pa. Di ba, ba't pa tayo magsasakita ng puso? Di ba, huwag na natin paabutin pa doon. I think dapat yung intentions ng relationship, klaro lang palagi. Hindi, tama rin paligoy-ligoy pa. Ako ito na nga ba sinasabi ko, February na yun. So I think dapat yun. Dapat happy lang talaga pag nagmamahal yun. If Donnie were a real person and he sought for your advice about his relationship with God, anong papayag mo sa kanya? Sabihin ko sa kanya, para tigilan mo na yan. Have a, di ba parang ayusin mo yan, ayusin mo yung mga priorities mo sa buhay. That's what I would tell him. Huwag kang paligoy-ligoy. If Kat were a real person, tapos kaibigan na kaibigan mo, at humingi ng payo sa'yo, ano yung papayag mo sa kanya? Ako talaga yung bibigay ng advice sa'yo. Mahirap po kasi ako, as a friend ko, hindi na lang siguro kay Kat, in general, sa mga kaibigan ko, ako yung pinaka-less na nag-a-advise. Kasi wala ako dun sa posisyon niya. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya, kung bakit yun yung sagot niya, or bakit yun yung choice niya. Siguro ang sabihin ko lang kay Kat, kung siya ay kaibigan ko, isipin mo na lang at the end of the day, ilang porsyento pa yung natitira sa'yo. Yun na lang. Complicated relationships na yun. Kasi parang napaka-complicated din ang sagot ni Luis. So, gaano ka-complicated yon at yung tinutukoy mo ba ni Luis ay kilala namin na kasama mo na rin yun sa isang network? Ay, hindi po. So, na-showbiz? Sort of. Alam niyo naman ako, open book naman ako, wala naman ako masyadong tinatago sa inyo. Siguro, kung paano siya naging complicated, I think, komplikado din kasi kapag hindi nyo alam kung ano yung label nyo sa isa't isa, kung ano yung itatagol nyo, kung girlfriend mo ba siya, dating stage ba kayo. I think, kinross namin yung borders. Wala na yung ligaw, wala na lahat. Parang, came to the point na, okay, sige, mahal namin isa't isa. Pero, at the same time, alam mo, umaagree din naman ako sa'yo na kapag komplikado na, umalis ka na. Pero, binigyan ko siya ng hope. Yun. Kasi syempre, babae, lambot. So, binigyan ko ng hope yung relationship na baka mag-progress siya one day na I can introduce him as my boyfriend. But then, again, it became very complicated na may mga sarili-sarili kaming issues with ourselves na hindi namin kayang isolve together. Na may iba siyang priorities. Yes, kasama po yun. May ibang priorities, may ibang mamahal na dyan lang. Hindi, may iba siyang priorities. And masakit sa isang tao na siya yung priority mo, pero hindi ikaw yung priority niya. And I would understand if that's true, but then it's not. So, Pro-friends yeah. Kayo ngayon? We're not. Ano nga ba? Iniisip ko kasi hindi ko pa siya nakikita eh. So, okay. So, I think, ako, for me kasi wala naman akong hinol na any grudges to anyone who's been a part of my life. So, yeah, hi. Kung just in case, bakit ako siya? Hi, hello, I'm okay. Tapos na rin naman ako. Yes, opo. Okay. Last na lang. Luis, yung sinabi mo kanina na hindi si Aljor yun. Di ba yung sabi mo yung complicated? Hindi. Si ano ba? Kumakanta ba siya? Oo. Ang pinagamit ang pangalan eh. Oo, pag nasa banda tayo, komplikado eh. So si Champ ito.